Malalim ba ang bulsa nito? Marami ba siyang pera sa bangko? Maaring kaya siya pumapatol sa akin, pumapatol sa lalaki dahil doon sa power na hawak ng lalaki, which is money. Money at yung convenience na naibibigay ng pera. So, ang topic natin for today, eto, yung makikipag-date ka ba sa taong walang pera? Alam ko na na-encounter nyo na or nakita nyo na ang issue na yan na sinabi or nabanggit ng isang sikat na influencer, di po ba? So, kung interesado kang malaman, panoorin ang video na ito. So, without further ado... Whoops! Disclaimer muna tayo. Since ang ating mga topic ay tungkol sa sexual behavior at relationships, pwede naman tayong makisawsaw dito sa issue na ito at magbigay ng ating mga opinion tungkol sa mga ganitong usapin. Alam nyo, yung usapin na ito ay napakaraming pwedeng maging kasagutan at napakalawak ang diskusyon na pwedeng mangyari sa usapin ito. Kanya-kanyang opinion yan. Depende sa mga paniniwala, standards ng tao, preferences, priorities ng isang tao, dito mo makikita sa kanilang mga opinion at mga kasagutan tungkol sa issue na ito. I-share ko muna pala yung mga nangyari noong ako pa ay medyo bata-bata pa at fresh. Fresh! No, God! So, noong mga times na yon, so ito ay related din sa issue na ito. So, may times na ako ay nakipag-date. Noong mga times na yon ay talagang masasabi ko na I was broke. Nakipag-date ako sa isang babae, pero bago kami nag-date ay alam naman na niya kung ano yung status ko, kung ano yung sitwasyon ko. So, nagkita kami, nag-date kami, at siya lahat ang sumagot, or in short, nagbayad sa mga nagastos namin sa aming pagkikita. Wala namang issue kasi nung araw sa mga ganyan eh. Minsan nga, yung babae talaga, kapag nagkita kayo, ay siya pa na nag-o-offer na magbayad. Pero hindi ko naman sinabi na hindi ako nag-share. Of course, kapag ako ang nag-aya at ako ay may pera, ako at ako lagi ang taya. Ganun po yon. So hindi ko maisip kung bakit sa panahon ngayon ay may mga ganyang mga issue. Doon mo makikita na talagang yung babae, pinapakita niya na pure yung intentions na sa'yo, sa kagustuhan niya na makasama ka, na mas makilala ka, ay wala sa isip nila yung tungkol sa pera o yung magagastos doon sa pagkikita nyo ng babae. So, ayan po yung mga past experiences ko tungkol sa ganyang mga setup na on my part na wala ako. Pero hindi ko sinasabi na laging wala. Siyempre, nung mga times na yan, wala tayong trabaho noon at nung mga times na tayo ay nag-aaral pa, yan yung mga setup nung araw. Napansin ko pala tungkol sa dating stage nung araw at ngayon malaki na ang ipinagbago. Sa panahon ngayon, tinitignan, binubusisi ng mga babae, hindi ko nila lahat, pero marami na ang gumagawa nito. Yung papasok sila sa isang relasyon or makikipag-date sila kapag alam na nila na yung lalaki ay mayroong kakayahan or yan ay malalim ang bulsa. Pero nung araw, hindi ganun. Makikipag-date ka, makikipagkita dahil gusto mong makilala yung tao at hindi big deal yung usaping pera. Kasi during those times, talagang kapag nagmamahalan kayo at nagkatuluyan kayo, magsisikap kayong dalawa para umunlad ang buhay nyo. Hindi yung pera agad ang tinitignan mo doon sa lalaki. Yun lang naman ang masasabi ko. Ang comparison ko nung araw at saka ngayon. So, punta na tayo doon sa mismong sinabi. Kung makikipag-date ka ba sa walang pera, ano ba ang tinutukoy niya doon sa walang pera? Yung influencer na ito ay talagang galing ito sa mababa at talaga namang umangat hanggang siya ay naging successful. Successful in a way na talagang kaya niyang i-provide para sa sarili niya at sa mga taong mga malapit sa kanya. Talagang successful siya. So, sino ba yung mga tinutukoy niya na walang pera? Makikipag-date sa walang pera. Para sa aking opinion, ang tinutukoy nitong influencer ay yung mga mababa. Mas mababa sa kanya. Kasi kapag literal na walang pera, talagang hindi siya makikipag-date doon. Lalong-lalo na yung mga nandun lang sa kalsada na mga kapatid natin na hindi biniyayaan ng magandang kapalaran sa buhay. Ayan po, di ba? So, ang maaring tinutukoy ng influencer na ito ay yung mga mas mababa sa kanya. Na tingin niya ay hindi pantay doon sa level ng success niya. So, ayan po ang sa aking opinion lang po. Pero, ito na tayo.
Kung makikipag-date ka ba sa taong broke or walang pera, para sa akin, makikipag-date ako kung ako yung nasa sitwasyon ng babae. Kasi alam mo kung bakit? Kung nakipag-date sa akin ng isang babae at alam niya na wala akong pera or mababa yung income ko, alam niya na mas mababa yung kinikita ko kaysa sa kanya, ibig sabihin ay talagang pure ang intentions ng babae. Talagang love ang nagkukonek sa aming dalawa. Kasi hindi na niya tinitignan yung pera or yung financial status ko. Ganon sa aking pananaw. Kaysa yung babae na ang tinitignan ay yung laman ng bulsa ng lalaki. Kinikilatis yung kakayahan ng lalaki. Kung siya ba ay successful? Malalim ba ang bulsa nito? Marami ba siyang pera sa bangko? Kung yan ang tinitignan ng isang babae, para sa akin bilang lalaki, ay hindi ko alam kung ang intensyon ng babae sa akin is talagang totoong pagmamahal. Kasi alam mo, maaring kaya siya pumapatol sa akin, pumapatol sa lalaki dahil doon sa power na hawak ng lalaki, which is money. Money at yung convenience na naibibigay ng pera. O diba? So, hindi mo alam kung pure yung pagmamahal ng babae na yan. So, on my part, bilang lalaki, mas pipiliin ko yung babae na tinitignan niya ako bilang ako at hindi yung pera na meron sa akin. So, kung doon sa katanungan na makikipag-date ka ba sa walang pera, para sa akin, oo. 2,000 years later. Itong usapin na ito ay talagang napakalawak at kanya-kanyang opinion. Lahat ng tao dito ay may kanya-kanyang pananaw at opinion tungkol sa bagay na yan. I-share nyo din kung ano yung thoughts or opinions nyo regarding sa issue na ito. So, sana ay may masasabi kayo at ma-share kayo. So, next story time. And don't forget to subscribe.